Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Riyoh. Alam kong alam nyo na lantara na ang kampanya para patalsikin sa pwesto ang presidente natin. Pero ito ho ang tanong ko sa inyo. Papayag ba tayo? Sa bilyonaryang demonyitang sumusuporta sa kilusa na to na si Loida Nicolas Lewis, ito ang unang tanong na dapat ibato sa'yo. Sino ka ba? Wala kang karapatan o kahit na sino sa mga basurang kaalyado mo at mga mangmang na taga-suporta nyo na sabihang magretiro ang presidente namin. Magpasagasa muna si Panot, ikaw, pati lahat ng mga yellow garbage at mga bobong taga-suporta nyo sa LRT sakalang kami papayag na mag-resign ang presidente namin. Ang may karapatan lang na magpa-resign sa kanya ay yung mga taong sumuporta at naghalal sa kanya na maging siyang presidente. Gets nyo? Sa mga taong ayaw sa panunungkulan ng presidente namin, lumayas kayo ng Pilipinas. Humingi ho kayo ng tulong sa gurang na to para sa Amerika na lang kayo. Ewan ko lang kung tulungan kayo ng gurang na to. At kahit i-Google o i-Wikipedia pa ang buhay mo, wala kang nagawang mabuti sa bayan ko. Kaya nikatiting, wala kang karapatang diktahan ang presidente ko. Kaya utang na loob, madam. Shut up. Alam niyo ba kung ba't nakikialam ang matanda na to? Ito kasi ang diskarte ng mga bilyonaryong katulad niya. Popondohan nila ang partidong kaalyado nila na gustong sirain ang gobyernong kalaban nila. At kagastos sila ng bilyones na halaga para magbayad ng mga taong magrarally para sa kanila. At para bayaran ng mga mainstream media na baluktutin ang mga balita para lumikha ng mga black propaganda para masira ang imahe ng presidenteng kalaban nila. At pag nagtagumpay na sila, sa kabanang bayan nila kukunin ang ipambabayad nila sa ginastos ng mga bilyonaryong tumulong sa kanila. At malamang di lang tubo ang habol nila. Malamang pati pwesto sa gobyerno pa. Di ba, Madam Lewis? Sinabihan yung diktador sina former President Marcos at President Duterte. Pero sino ang lumalabas ngayon na diktador? Di ba kayo? Kasi kung makapagparesign kayo ng presidente, feeling nyo kayo ang may-ari ng Pilipinas, no? At sinabihan mo pa si former President Marcos na magnanakaw. Eh, hindi nyo ngayon napatunayan sa loob ng 30 taon eh. 986 cases, wala kayong naipanalo kahit na isa. So paano nyo kami mapapaniwala na magnanakaw sila? Baka ho kayo ang magnanakaw. Diba ang gusto ng mga amo nyo ay mapasakan nila ang yaman ng mga Marcos? So ang dapat hong tawag sa inyo ay matakaw sa yaman at sa kapangyarihan. Kaya nga nasa kupunan kayo ng mga oppressor, magnanakaw at mga puppet, di ba? Well, huwag kayong magalala. 10 years or 20 years from now, you and your colleagues will be written in the history as the best and the most remarkable thief, oppressor, and puppets in the 21st century. Well, yun naman ang totoo. Pero pag kayo ang nagtagumpay sa laban na to, kayo sigurado ang bida sa history na isusulat nyo, na ipapabasa nyo sa mga darating pang mga henerasyon para magmukha kayong mga anghel at mga bayani sa mga paningin ng mga makakabasa ng history na isusulat nyo. At siguradong panay kasinungalingan ng isusulat nyo, mapagtakpan lang ang katotohanan, wala kayong mga kwentang ninalang sa mundong ito. Kasi nga, mga literal na basura lang kayo. At nabalitaan ho namin na planong magkudita ng aso ng Liberal Party na si Trillanes. Aba, okay yan, boss. Ipagpatuloy nyo ho yan ang maitumbaka na. Dapat lang talagang idispatcha na ang mga basurang katulad nyo. Eh kasi wala naman kayong mga kwenta eh. Sagaba lang kayo sa pagbabagong gustong mangyari ng mga tao. Ito ho ang huwag nyong kalimutan. Hanggat ang Liberal Party o Yellow Garbage ay nasa gobyerno, wala hong asenso ang Pilipinas. At nagkaroon ho ako ng tatlong video na pinamagatang The Fall of Duterte Administration. Pinakita ko doon ang mga posibleng plano nyo para patalsikin ang presidente namin. Pero merong ibig sabihin ang titulo na yun. The Fall of Duterte Administration will trigger the new revolution and the civil war between the Philippines and Manila. Sisiguraduhin ng Diyos na ang pagpapabagsak nyo sa instrumento niya ay ang tuluyang pagkawasak nyo rin. Kaya mag-isip kayo ng 1,000,000 beses bago nyo gawin ang mga kalokohan nyo. Dahil pag ginawa nyo yan, yun na rin ang last chapter ng mga maliligayang araw nyo. Alalahanin nyo, buong Pilipinas at lahat ng mga OFW sa buong mundo ang makakalaban nyo pag ginalaw nyo ang presidente namin. Ipapaalala ko ulit sa inyo, Manila lang kayo. Dito nyo makikita ang super people power na hindi nyo pa nakikita sa buong buhay nyo. Alam kong hindi Pilipinas sa mga pinapakita kong video sa inyo, pero ito ho ang mangyayari o mas malala pa pag pinagpilitan nyong patalsikin sa pwesto ang presidente namin. Yung dapat na mangyari nung eleksyon kung nagkadayaan ay mangyayari ngayon pag pinagpatuloy nyo yung mga kalokohan nyo.
itaga nyo yan sa mga kukote nyo. Kaya panawagan sa lahat ng mga Duterte supporters na law-abiding citizens sa buong Pilipinas, kailangan po tayo ng presidente natin. Ito na ho ang oras para magkaisa tayong lahat. Kung nasa Pilipinas lang ako ngayon, isa ako sa mga mangunguna sa mga taong puprotekta sa presidente natin. At ipapakita natin sa mga demonyo na to ang totoong people power. At gawin natin ulit yung ginawa natin noong nangangampanya pa lang si Mayor Duterte sa atin. Yung pinadama natin sa kanya, yung suporta nating 1,000,000%. So panawagan ulit sa mga katulad kong sagad sa buto ang pagmamahal sa ating bansa at sa ating mahal na presidente. Please, protect the president. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Riyoh. Ang video na to ay para sa lahat ng mga anti-Duterte na kontra ng kontra sa ginagawa ng mahal nating presidente at para sa mga yellow garbage sa gobyerno. Ito ho ang datos na bihirang ibalita ng mga bias na media sa Pilipinas at malamang hindi binabalita ng mga international media. Ito ho ang datos. Ha? From July 1 to September 15, 2016, the total drug user arrested na hindi nanlaban sa otoridad ay 6,256. And the total drug pusher arrested na hindi rin nanlaban kaya buhay sila ay 10,635. And the total drug pusher and drug users voluntarily surrendered are 712,848. And then the total drug suspect killed by the bypass operation of the police because they refused to surrender are 1,105. And then 2,035 is the total number of victims of unidentified suspects or extrajudicial killings. Sa lahat ng mga anti-Duterte, ng mga yellow-tard zombies, ng mga media fanatics na sinasabi na panaypatayan sa Pilipinas, ito ho ulit ang datos. Pakigamit ho ang utak at common sense kung meron kayo. Wala man lang kayong pakialam sa mga pwede pang mabiktima ng mga drug suspects na to. Ito ho ah, imagine na kada isang drug suspect ay may nabibiktimang dalawang katao na lang kamo sa loob ng isang buwan. Conservative numbers pa yon. Itotal natin lahat ng mga naaresto, mga kusang sumuko, mga napatay sa mga bypass operation at yung mga sinasabi nilang mga nabiktima ng extrajudicial killings. So it's a total of 732,879. Bawasan na lang kamo natin ng 79. Kasi di naman daw lahat ng mga nabibiktima ng mga extrajudicial killings ay mga drug suspects talaga. So sige, minus 79. So 732,800 na lang. So kung dalawa ang nabibiktima ng kada isang drug suspect sa loob ng isang buwan, meron na ho agad naliligtas ang ating presidente at ang ating mga kapulisan na 1,465,600 na mga inosenteng tao sa loob pa lang ng isang buwan. I-multiply pa natin into 2.5 months from July 1 hanggang September 15. So meron na ho agad naligtas na 3,664,000 na mga inosenteng tao ang presidente at ang ating mga kapulisan sa loob pa lang ng 2.5 months. Gets nyo? Sa totoo lang, in 2.5 months sa pwesto ni President Duterte, wala na siyang dapat pang patunayan sa lahat ng mga duda sa leadership niya. And take note, war on drugs pa lang yan. Hindi pa ho kasama dyan yung ibang mga nagawa niya. Sa lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas o kahit siguro sa buong mundo, siya pa lang ho ang nakagawa niyan. Dahil ho yan sa leadership ng ating mahal na presidente. Ewan ko lang kung may nakagawa na niya na. Baka lang naman. I-google nyo na lang. At ito pa, as of September 5, 2016, bumaba po ng 49% ang crime rate sa Pilipinas. Nagawa na ba yan ng mga yellow garbage na sinusuportahan ng mga yellow-tard zombies? Not even close. At alam nyo ba na ang 2.5 months ni President Duterte ay katumbas ng 30 years ng lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas? From Cory Aquino hanggang sa huling araw ni Noynoy Aquino sa pwesto, wala pang nakagawa ng nagawa ng presidente ko. At naalala ko nung nangangampanya pa lang si President Duterte, pinangakuan niya tayo na within 3 to 6 months, masusolusyunan niya ang problema natin sa drugs, crime, and corruption. At pinaliwanag ko rin yun sa inyo sa kauna-unahang video ko na posible nga nilang magawa ito. Well, kayang-kaya naman talaga ng Duterte administration na ma-achieve ang 3 to 6 months na yun kung wala ang mga yellow garbage sa gobyerno. Ang problema kasi,
puro sila kontra at ginagambala nila ang ginagawa ng Pangulo. Gaya ng mga Senate hearing about extrajudicial killings na walang kakwenta-kwentang hearing. Isa yun sa mga paraan nila para gambalain ang presidente, para mabigo ang Duterte administration na matupad ang pinangako nilang 3 to 6 months. Well, salamat pa rin sa katangahan ng yellow garbage sa gobyerno. Dahil isa yun sa mga magiging excuse para humingi ang presidente ng another 6 months extension to resolve these problems. At hindi rin talaga ini-expect ni President Duterte na ganun pala talaga kalala ang problema ng bansa sa droga. Parang ganito lang yan. Sasaba ka ng digmaan na akala mo 6,000 na katao lang ang kalaban mo. So nangako ka na within 6 days, matatapos mo ang digmaan. Pero nung pumunta ka sa battlefield, 12,000 na katao pala ang makakalaban mo. So humingi ka ng another 6 days extension para tapusin ang digmaan to. Ganun lang yun. Common sense lang. Diba? At nakita naman natin na ginagawa talaga ng paraan ng Duterte administration na maresolba ang mga problema na to. So kahit di man totally maresolba ang tatlong problema na to within 3 to 6 months, okay lang ho sa amin yun. At least, may ginagawa sila. At kung sasabihin ng mga yellow-tard zombies at mga yellow garbage na walang isang salita ang presidente namin, na pag di niya natupad ang mga pinangako niya na 3 to 6 months ay magre-resign siya, okay lang ho sa amin na mag-resign ang presidente namin sa isang kondisyon. Magpasagasa muna si Panot sa LRT kasama ng buong hukbo ng yellow garbage. At pakisama na rin lahat ng mga bobong taga-suporta nyo. At pag nagawa nyo yun, isasuggest namin sa presidente namin na mag-resign siya. Okay ho ba yun? Pero kung di ito gagawin ni Panot, eh mas nakakahiya siya at mas wala siyang isang salita. So shut up na lang sa lahat ng mga humihirit na walang isang salita ang presidente namin, dahil mas walang isang salita ang bugok na sinusuportahan nyo.